Welcome back to my channel at inspire na natin itong ating new project. Susubukan natin ang kanyang ang performance ng kanyang body chamber. Itong barrel niya ay medyo maiksi lang ang nagawa nating barrel kasi ay wala tayong extra na mas mahabang chrome pipe nung ginagawa natin to, kaya ito lang ang ating ito available. Kaya nga pala mga idol, itong barrel niya ay hindi ko na lang ipakita sa tutorial kung paano siya mag-lock. Halimbawa tinanggal natin ito, ganyan lang siya mga idol, nandito yung lock niya, locking niya. Yan. Siya nga pala mga idol, bago tayo magsimula ay huwag niyo munang kalimutang mag-share, mag-like at subscribe ang ating channel para lagi tayong updated sa mga susunod pa nating videos tungkol sa pag-modify ng ating marble rifle. Shout out nga pala kay Ricky Gloria at kay Artricky TV. Idol, ito na yung request mo. Tispire tayo. Okay, simulan na po natin. Bago tayo mag-tispire mga idol, tignan muna natin yung ating target. Ito po yung dating target na nung una tayong nag-tispire. Ito ang ginawa kong target ulit natin. Tingnan natin kung makakatama tayo. Itong ating barrel ay wala pa siyang rear at front sight. Kaya kalkulasyon na lang mga idol. May limang lata dito na susubukan nating patamaan kung sakaling makatama tayo. Sina pala mga idol, ang layo mula dito hanggang dun sa target natin ay around 10 meters. Kung sa feet naman na siya, nasa more or less 33 feet. Okay, simulan na natin maglagay ng denature alcohol. Lalagyan po natin ng mga apat na spray lang ito. Subukan lang natin ang apat na spray. 1, 2, 3, 4. Yung paghigpit dito sa ating takip ay suwabi lang mga ito, huwag masyadong higpitan para hindi siya pirsado yung rig niya. Okay, balaan natin. Ayun siya. Hindi siya mahulog ng bala. First target natin yung sa karton. First attempt. Gagawa tayo ng mga 10 putok kung papalya ba o hindi itong ating chamber. First attempt po. Ayun, bullseye. Likalapitan natin. Nakachamba. Ayan siya mga idol, bullseye na bullseye. Okay, next. Masipan natin po, subukan natin. Tatlong istuwan. Ayun, boss ay na naman mga ito, tumama sa itim yung sa pinakagit na. Third attempt.
Ayun, tumama na naman, malapit sa target. Sa third attempt, first attempt na tayo. Puro boss ayan, kaming idol. Ayun, tinamaan yung isa na hulog yung tatlo. Okay, ang lima. Pala. Halata na naman tayo na target na. Please, mga idol. Okay, ulitin natin. Okay, magalaw na ang kamay natin. Yun. Nahulog na lahat. Tignan muna natin mga idol para maiisip natin yung lata. Ito po yung tinamaan pero hindi siya tumagos. Puro sa baba ang tama mga idol. Hindi siya tumatagos. Yun. Tingnan natin ang idol. Medyo mahina pa siya mga idol, hindi tumatagos yung bala natin. Pero kung naka-steady itong lata, maaaring tatagos siya, kaya lang nakatayo lang dito sa may kawayan, kaya pagtama ng
marble natin ay matutumba na siya, kaya hindi siya diretso dito sa kabila. Ito po yung first third attempt natin. Tatlong putok po yan. Nasa bullseye po tayo. Okay naman po siya, lalo na pag nalagyan natin ng front at rear sight. Okay mga idol. Next video natin ay susubukan natin maglagay ng... Ang purpose pala nito ay kaya may space dito sa pagitan ng chamber at sa barrel natin ay pwede natin siyang lagyan ng magazine. Depende na kung ano yung lagyan natin ng bolt action o isilog. Okay mga idol, maraming maraming salamat sa inyong panonood. Sana huwag niyong kalimutan mag-share, like at mag-subscribe sa ating channel.